Ano na nga ba ang lagay ng stocks ng ABS-CBN, GMA7? Tignan na rin natin pati ang PLDT. Ano pang hinihintay natin? Simulan na. Hi guys, this is Alan. Welcome back to this channel, Gaijin World. So yun na nga, bago natin simulan ng mga updates sa stocks, pag-usapan muna natin ang katatapos na GMA Gala 2023. Ayan, so sa nakita natin na nagsanib-pwersa ang GMA7 at ang ABS-CBN full force. Ang mga kapamilya at kapuso na nag-celebrate sa GMA Gala 2023 at ang its showtime ay kumpleto. Halos kumpleto sila doon, ano, yung mga main host ng its showtime na sila Vice Ganda, Jong Hilario, Bong Navarro at saka si Ann Curtis. And ayan, nakikita naman natin na talagang napaka en grande at pinaghandaan nilang mabuti yung mga isusuot nila, guys. Maganda dito, nakita natin na nag-unite yung mga CEO ng bawat kumpanya ng ABS-CBN at GMA7. Nagtutulungan sila ngayon para din syempre sa ikakaganda ng mga palabas ng bawat station. So yan nga, makikita natin na nagpa-picture talaga. Masasayang magkakasama ang bawat CEO ng ABS-CBN at GMA7. Makikita natin na merong talagang nilulook forward tayo ng magandang opportunity at marami pang magandang palabas ang i-offer ng bawat companies na ito. Kaya ano ba, nakikita nating outlook nito pagdating naman sa mga stocks nila sa Philippine stock market. Ngayon ko talaga masasabi na ang GMA7 ay talagang pinanindigan nila yung kanilang tag dahil sila talaga yung may puso para doon sa mga katrabaho nila sa industriya na nasa under ng ABS-CBN. So talagang pinairal nila yung kanilang puso para kanilang tulungan yung kanilang kapwa, mga artista, mga nagtatrabaho sa showbiz industry. At ayan, binigyan nila ng masisilungan ng kanilang mga palabas ang ABS-CBN under GMA7 Network. So talagang kapuso sila at kapamilya pa. Pero ayan na nga, bumabalik tayo dito sa stocks ng ABS-CBN. Nag-reflect nga ba itong kanilang move na makipag-alliance sa GMA7? So sa nakikita natin ngayon ay medyo hindi maganda yung trend ng kanilang stocks dahil bumagsak siya sa 5.44 pesos. Ayan, so yung trend niya ay pababa, sobrang downtrend siya, and parang yun ito yung pinakamurang presyo na mabibili mo sa ngayon na kumpara sa mga historical data ng ABS-CBN. So talagang makikita mo yung pagdaus-dos ng RSI ng ABS-CBN nasa 19.99, which is considered as time to buy, at ano na siya, oversold na siya. And yung stochastics naman niya ay mas nasa negative area din at nangingibabaw nga yung red line dyan. So ganun din sa MACD, yung moving average convergence divergence ay nasa negative area, which is sobrang ilalim, nasa ilalim itong area na to. So mukhang malayo-layo talaga, malayo-layo pa talaga yung hihintayin natin para ito ay makaahon sa magandang trend ang ABS-CBN. Pero ayun na nga, we will look forward kung ano yung magiging magandang resulta nito sa pagsasanib-pwersa nila ng GMA7. Compare naman natin yung kanilang stocks sa GMA7. So ito naman ang nakikita natin sa GMA7, at unti-unti na niyang nabibreak yung resistance dito sa taas. At currently ang kanyang presyo ay nasa 9.20 pesos per share. Ito yung sinasabi nating resistance ng moving average na pwede na niyang mabreak. At kumikita natin dito, no, yung mga candlesticks ay pataas, yung trend niya ay going upward. Then yung RSI ng GMA7 currently ay nasa 52.58. So marami pa siyang potential na tumaas. Ganon din ang stochastics na nasa 54 level. And yung kanyang MACD ay nasa ano na, unti-unti na siyang pumapasok doon sa positive area. Yun, magandang sign ito kasi nga nakikita natin na medyo nabibreak na niya. Na-break niya na yung unang resistance ng moving average dito. And then yun nga, hintay natin kung mabibreak din niya itong nasa taas. So tignan naman natin yung stocks ng PLDT. Wala kasi talagang specific na TB5 stocks sa Philippine stock market. Kaya ang pinaka-closest sa mga stocks na hawak ni Manny Pangilinan na pwede nating i-check ay yung PLDT dahil may kinalaman to sa telecommunication at broadcasting. So ayan, so nasa nakikita natin, kung mag-invest kayo sa PLDT or yung kanyang code is TEN, maganda sana kung nag-invest kayo nung June. Kasi ayan, kung makikita natin dito, pa-uptrend. At tatlong beses niyang na-break yung resistance according dun sa mga moving average na to nung June. So yung first resistance na break niya, second dito sa middle, and then yung third na break niya pero bumaba siya ulit. Pumasok siya doon sa parang Bollinger Band. And yun, naging sideways siya, and currently hinintay natin kung mabibreak niya uli itong resistance na ito, yung nasa taas ng yung upper limit ng Bollinger Band.
And kung titignan natin yung RSI niya ay nasa 55.13, which is pwede pa siyang umangat. Marami pang potential na pataas ang trend nito. Same din sa stochastics na nasa 29.37 at nakikita naman natin na pag-uptrend ang kanyang line. And yung moving average niya ay nasa positive area naman, which is magandang sign na yan at hintayin lang natin kung itong tatlong to, RSI, stochastics, MACD ay sabay-sabay na umangat. For sure, yung candlesticks ng PLDT or yung TEL ay possibly na ma-break niya itong upper limit na resistance ng Bollinger Band. So gamit itong investing.com website ay meron akong previews na sinave dito na din kung saan naglagay ako ng mga Fibonacci retracement na pwede ko maging guide kung ano yung resistance and yung kanyang support. So itong nakikita niyo yung colorful na parang rainbow dyan, yan yung Fibonacci. And yung mga line na yan, yung pagbago ng mga kulay na yan, yung kanilang, yung in-between na line na yan, yan yung mga resistance. At sa nakikita natin itong mga past candlesticks na tin-raise na, ay mukhang sinundan niya talaga itong Fibonacci retracement. Ano? May kita natin na halos accurate siya doon sa tin-raise natin mga 2 to 3 weeks ago. Last akong nag-update ng GMA 7 is last month pa. And kung may kita natin dito na parang sinundan nga niya itong line na ginawa natin, no? Itong pataas na ito, sinundan niya. Kasi nakita natin na uptrend yung mga candlesticks and then bigla siyang bumagsak noong July 4 hanggang July 12. And pero naging stable siya doon sa dito sa middle Fibonacci na nilagay na. And currently ay pa-uptrend naman siya. So hindi siya bumababa dito sa line na ginawa ng Fibonacci. So pwede natin yung gawing guide. Yan, itong line na to na ginawa ng Fibonacci. So kung may kita natin, marami pang potential na pwedeng mangyari. At meron tayong dalawang hinihintay na breakpoint dito, which is yung 9.2 pesos at saka yung 9.5 pesos or 9.6 pesos. Itong dalawang para masabi natin talaga na tuloy-tuloy ang pag-angat or pagbabalik uptrend ng GMA 7. Kasi medyo malaki din yung ibinaba niya mula noong March. Ayan, noong March of this year. Sa punta naman tayo dito sa ABS-CBN. Ayan, dito sa ABS-CBN, gumawa tayo ng maraming Fibonacci retracement. At lahat yon ay binasag niya. Lahat ng support na ginawa natin dito, ayan, no? Mula noong June 27. So, itong line na to ay binasag niya. Ayan, so nag-start tayo mag-create ng Fibonacci dito, which is June 27. And ito yung mga different colors na yan, yun yung mga resistance and support natin. At makikita natin na yung mga candlestick sa bawat araw na lumipas ay binabasag niya yung support na ginawa na according dito sa Fibonacci. And currently ay nasa 5.44 pesos yung kanyang pinakamababang naabutan. Itong area na medyo hindi maganda nga talaga yung trend niya, no? Sobrang dami na ng lines na ginawa natin. Pero kung titignan natin ito, gumawa tayo ng line dito kung hanggang saan siya pwede pang bumaba. So let's see kung at the end of the month, this July 31 or sa Monday, ay tuloy-tuloy pa din yung kanyang pagbaba ng pressure. So yan, gagawa tayo ng, let's see ito, itong area na to, kung tuloy-tuloy na bababa ito, ayan, gumawa tayo ng linya dito at nakapoint yan sa July 31. Which is currently ay nasa ano tayo ngayon, July 25. Next Monday, ayan, tingnan natin kung tuloy-tuloy ang pagbaba niya dito. Pero kung hindi naman, at we'll see. Hindi pa natin masabi kasi siya ay parang fresh na pagbaba ito. Fresh yung pagbaba ng presyo niya. So ito naman yung sa PLDT. And nakikita natin na medyo maganda naman yung mga candlesticks na nakikita natin dito. Yung trend niya ay pataas. Pero tingnan natin kasi sa July 31 daw, may pasabog ang TVJ sa TB5 at mukhang paghahandaan talaga nila. Sila ang magse-celebrate ng 44 years according sa kanila. Sila dapat ang may karapatan na mag-celebrate at hindi daw yung Itbulaga ng Incorporated. So, pareha silang magse-celebrate. So, according sa tape naman, magse-celebrate sila, hindi yung past. Ang isi-celebrate nila ay yung current at yung beyond ng Itbulaga sa GMA 7. So ayan, tingnan natin kung makaka-apekto ba ito sa stocks ng PLDT. Dahil sa nakikita naman natin, sobrang laging mataas ang viewers ng TVJ, ng EAT sa TB5. Talagang sila yung number one. Walang duda, pati sa cable, sa free TV, at saka sa YouTube or Facebook.
Ayan, talagang makikita natin kung maikukumpara mo yung mga audiences, yung views ay sobrang tataas talaga pagdating sa yan. Hindi tayo nagiging bias pero yun ang nakikita na. So yun guys, abangan pa natin yung mga susunod na update dito sa tatlong kumpanya na to na naglalaban-laban ngayon sa ratings, ang ABS-CBN, GMA7 at TV5. Thank you so much for watching. Kung nagustuhan nyo, like, share, and subscribe kung hindi pa nakasubscribe. Mag-subscribe ka na at hit mo yung notification bell para lagi kang updated sa aming mga susunod pang i-upload ng mga videos at sa iba pang mga topics namin related sa pamumuhay dito sa Japan. Punta nyo ang aming YouTube homepage, i-click nyo yung playlist dahil marami kaming playlist dito na makakatulong sa inyong pamumuhay dito sa Japan. Thank you so much again for watching. This is Alan and I will see you on our next video. Huwag nyong kalimutang i-check yung mga videos na lalabas ngayon dito sa Bye!